Bakit mo kailangan maglagay ng dye? Para hindi kumapit po yung langgam. Kaya kumuha siya ng isang sako at naghandang umakyat sa isang puno ng mangga sa kanilang bakuran. Pero hindi siya mamimitas ng bunga nito. Ang pakay niyang makuha ang mga itlog ng hantik na langgam o abuos kung tawagin sa wikang Ilocano. Hindi biro mangagat ang mga naglalakihang langgam. Pero wala siyang suot na anumang pananggalang sa katawan. Tanging abo lang ang sundata niya para itaboy ang mga hantik. Ako eh, nung bata kami, pag nasa ilalim kami ng puno, mabagsakan ka ng mga hantik. Talagang papagpagin mo ng agad eh, kasi masakit mga agad yan eh, namamantal pa yan pag nakagat ka. Hindi ko ma-imagine yung mga taong nangunguha ng mga itlog nito, eh sigurado nakakagat sila kahit papaano. So, mamamantal sila eh, pagka nakagat nila talagang kahit papaano, napakahirap nung ginagawa nila. Kailangan daw mabilis ang pag-akyat sa puno para maiwasang makagat ng mga antik. Sa isang sanga, nasipat niya ang isang malabolang pugad na gawa sa dahon. Ito na raw ang pugad ng abuos. Sinubukan niyang yugyugin ang pugad para malaglag ang mga itlog mula rito. Nasasaluhin naman niya gamit ang sako. Dami! Pero rumesbak na ang mga nabulabog na hantik. Minsan po talagang na rin po ako sa langgam eh. Papasok na po sa tainga ko po eh. Hindi po tumalab yung abo. Kahit mahigit 3 dekada nang nangunguha ng itlog ng abuos si Mang Romeo, hindi pa rin namamanhid ang kanyang balat sa kagat ng mga hantik. Dahil hindi umubra ang unang diskarte ni Mang Romeo, nag-iba siya ng estratehiya. Sinubukan niya namang sungkitin ang pugad gamit ang kawayan na kinabitan ng bilao sa dulo. Pero nang yugyugin niya ang pugad ng abuos, pasungkin mo ngayon sa gitna. Ngayon, natabing eh. Talagang hindi mo makukuha yung itlog na yun. Eh, alangan naman pupulutin mo sa paan. Kung minsan naman, talagang pipilitin mong akyatin yung pan na, mismong pugad na. Sa 3rd pagkakataon, lumipat na ng ibang puno si Mang Romeo. Sinubukan niya muling umakyat ng puno para yugyugin ang pugad ng malapitan. Muli naman siyang nilusob ng mababagsik na hantik. Pero hindi nagpatinag si Mang Romeo sa kagat ng mga abuos para makuha ang pinakaasam niyang itlog mula sa pugad nito. Eh, kung hindi po mabilisan ang pagkuha, ala po, talagang mapupuno yung mukha mo kung hindi. Papasukin na yung kwan po, yung tainga mo mismo kung hindi mo nakayanan po, talagang bababa ka. Sa buhay po ngayon, sekretiso mo talaga ang lalo tong kabuhay namin eh, hirap po kami talaga. Kung hindi mo porsiging kunin, eh talagang magugutuman po yung anak mo eh. Hindi naman daw ito nakalalasong kainin. Sa katunayan, meron ding protina ang itlog ng abuos. Matapos paapuyin ang mga itlog ng abuos, handa na itong lutuin. Tamang gisa lang sa bawang at sibuyas, solved na ang pananghalian ng mag-ama. Ito lang po ang pananghalian na namin po talaga kung ngayon hindi ako nakapagtrabaho. Okay. Eh talagang parang po itong itlog ng langgam lang, ito pong ulam namin ngayon.
In a way kasi, yung mga tagaroon talagang buhay sa buhay yung pangunguha ng itlog, ng hantik. No? Tinitiis nila yun, no? Kahit makakagat siguro. Eh, importante, makakain sila at meron silang kaunting kita. Kung maipalit ng pagkain, yung mga itlog, survival na rin yun eh, yung ginagawa nila.